So today guys, itatry natin itong binigay ni Exotic Diaries na isopod foods. So sabi niya, itong isopod foods na to is gustong gusto ng mga isopod niya. No? And ito daw is rich in protein and yun nga. Bigay ko lang daw to as a treat, maybe once or twice a week. Actually, amoy ano siya, dried fish. And tingnan niyo yung pagkakapino niya guys, no? Pinong-pino, kaya hindi ko na alam kung ano yung mga ingredients na ginabi niya para maano tong yung fish po na to. And ito nga pala yung pinirepair kong tab guys, yung powder blues, marinduque, kasi isa sila yung pinaka-active kahit na maliwanag. And yun, nag-roam sila, hindi kagaya nung ibang fish na lagi lang nakatago. Hindi naman sila sobrang nakatago, yung armadillo species ba yun, sila nakain sila nung pinaka-outer layer nung cork bark na nilagay ko doon, no? Pero yung Cubaris SP Saba, kasi nakatago lang talaga sila, madalang ko sila makita. Kahit kapon lang sila nakuha, yun, pinagmamasala ko sila, hindi talaga sila nalabas guys. So itong powder blues, marinduque is napaka-active nila, no? So yan, lagyan na natin ng konti. If kung talaga bang magugustuhan nila itong ano na to, yung isopod food. So yan, i-isopod. Kung meron agad isang pinapit, ito na lang guys. I guess nalang siya ng isa tapos ito na lang yan. So yun nga guys, mag-ano na lang siguro tayo ngayon na time lapse kasi medyo marami rin natin at medyo mainin din. So yun nga guys, ito na lang.